Bagong skincare product na ginamit ko, which is the Go Glass Skin Brightening. Sabi nila, this is the second step daw para sa inyong glass skin look. Pero, walang nag-advise kasi sa akin na second step pala to and first step natin is yung resurfacing set. So, nag-start agad ako dito. Honestly speaking, ginamit ko siya and ginagawan ko siya ng review ngayon dahil naubos ko na yung entire product from facial wash nila hanggang dun sa toner. Ang naiwan ko na lang dito is yung kanilang sunscreen. Ito yung box nila. Ito yung packaging. And sa harap, makikita ninyo na merong nakalagay na glass skin starts here. And then, logo. And then, at the back, makikita nyo naman kung ano yung nakalaman sa loob ng box na ito. There are some claims here and then the instructions kung paano mo siya gagamitin. And then, meron din dito nakalagay na suggestion kung ano yung pagkakasunod niya kung sa araw mo siya gagamitin or sa gabi. And another logo. Sa ilalim, wala naman. So, wala na tong laman ngayon. Itong naririnig ninyo is highly confidential. Charot. Mga ginagamit ito sa trabaho ng asawa ko, which I think hindi ko dapat i-disclose dahil pulis ang asawa ko. So, pero, okay. Anyway, ito yung box. Wala na tong laman. Ang pinaka naging problema ko lang sa paggamit ng product na yon is kailang nilipat ko yung laman nitong facial wash sa ibang container kasi napakahirap nitong ipump dear. As in, halos wala na talagang lumalabas. As in, sobrang hirap siya. Sa ibang reviews na napanood, smooth lang sa kanilang gamitin yung pump. Pero sa akin, halos wala na nga lumalabas to the point na binubuksan ko na lang itong bottle para makapaghilamos ako. Tsaka, hindi ako mahinhin na tao. So, I'm a rascal person and I tend to do things na mabilisan lang. And naiinip kasi ako, I am a very impatient person. So, inilipat ko na lang siya bago pa ako mapuno-puno at tama rin sa paggamit nitong product na ito. All in all naman, para sa akin, it's a 10 out of 10. Kasi, from the facial wash itself hanggang dun sa sunscreen, talagang napakagandang gamitin. And feeling ko naman, right after kong pag-apply ng sunscreen, talagang makikita ko yung glass skin dito. Although, hindi siya nagla-last for a long time. Alam ko na alam ninyo na hindi makinis yung mukha ko and I really had struggles with my face and I really need to use these products para at least ma-improve ko na lang yung skin ko kasi I don't think meron pang solution para sa creators. Sa photo, sa videos kasi, huwag kayo masyadong para paniwala. Hindi kasi ganong ka-visual or hindi ganong kakita yung creators ng mukha ko. But there are some in there that yan, hindi kasi kita eh. So, huwag kayong maging malindang. Ang kinis-kinis ko sa picture. Pero sa personal, talagang meron akong problema sa mga creators na ito na I don't think meron akong mabibili pa na product na na magagamit ko para mawala itong creators na ito. I think the only solution for this one is surgery, which I can't afford and I don't want to waste money with. Kasi, di ba yung ibang artista na kilala natin na nag-treatment still have the struggle na meron ako ngayon. Anyway, ginamit ko tong Glass Skin and I am really amazed of this product knowing na 375 pesos lang itong product na ito. Effective siya. I really love the result every time na ginagamit ko tong product na ito. Yun nga lang, sana ma-improve nila itong pump na to kasi talagang ang hirap. Tapos yung sunscreen kasi is ganito lang siyang kaliit. And then yung
serum niya, may nabasa kasi akong isang blog na yung serums daw are better kapag nasa cool environment siya. So, nilalagay ko yung mga beauty, yung tools ko and then yung serum sa loob ng ref para lang manatili siya na cool. Kaya lang, nag-gel-like na yung serum ko kaya inilabas ko na lang ulit. So, feeling ko na panis na yung beauty product sa ref. Init lamig, parang, you know what I mean. And ayun na nga, so it's a super thumbs up for me. Uulitin kong gumamit nito. Kaya lang, ano ba? Kailangan ko bang mag-resurfacing set pa? Or kailangan kong i-continue na lang ito sa brightening set? Anyway, nagustuhan ko kasi itong brightening set na ito. Kasi wala naman na kasi akong breakouts. Parang ang pinaka-tinitreat ko na lang kasi sa mukha ko ngayon is yung mga naiwan na scars and yung pores na naka-open and then some craters. So, sa tingin nyo, may idea ba kayo? Hindi ko kasi talaga alam kung paano ba. Wala kasi ako, nabili ko kasi ito sa Zari Nails lang. Papagel polish ako. Tapos, I was bored enough to look around the shop. Tapos, nakita ko sa harap ko nga na meron itong Go Glass nga. Tapos, alam eh. Anyway, this product contains Brightening Bubble Mask Cleanser, Brightening Toner, and then the Skin Shield or the Sunscreen. Pero I think yung resurfacing set, merong kasamang soap, which wala naman dito. Lahat maganda. Kasi very irritable yung mukha ko. Kapag nagpalit ako ng ibang product and hindi siya hiyang sa akin, automatically, the next day, nagkaka-breakout ako dito sa chin ko or anywhere sa mukha ko. So far naman, habang ginagamit ko itong The Go Glass Skin, wala namang breakouts. Tapos, gusto ko nga yung feeling na parang fresh ako. Ako satisfied naman ako sa product na ito. And it's worth 307. Cheap na siya. Yung quality na na-receive ko is more than what 370 pesos is. I am willing to pay more kung ganitong resulta na marireceive ko sa ganitong product. And that is my video for today. Thank you guys for watching. And if you have any comments, suggestions, opinions, questions, just leave it in the comment box below and sasagutin natin yan as soon as possible. If you are new to this channel, kindly hit the subscribe button. And if you like this video, kindly hit the like button. And that is my video.